hindi nagpapapekto si Terra Firma Jeepstar CJ Perez sa kanyang controversial na trade sa San Miguel Beermen. Kasalukuyan nakatuon ang atensyon ni Perez sa preparasyon ng Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Doha, Qatar sa February 18 hanggang 22. Aprobado na ng PBA ang trade ni Perez kung saan magiging kapalit niya sina Jello Alolino, Russell Escoto at Matt Januelas Rosser ng San Miguel Beermen, bukod pa ang 8th overall pick sa 2021 PBA Annual Rookie Draft. So partner, breaking news, official na ang trade kay CJ Perez, partner. Papunta na siyang San Miguel Beermen. Ayun na nga, partner. Pagkatapos ng kanyang stint at servisyo sa Gilas Pilipinas, eh, sa San Miguel Beermen naman natin makikita nga si CJ Perez. Ito na, tuloy na. Talagang wala nang makakapigil pa. Kahit ang daming fans talagang tumutol, nagalit, nang bash talaga kay Commissioner Willie Marshall. Eh talagang walang nagawa ang mga ito dahil talagang pinirmahan na at talagang napunta na nga sa SMB itong dating star ng Terra Firma. Sobrang controversial nga itong trade partner kasi hindi ito yung first time na involved in San Miguel na kayong Terra Firma sa isang malaking trade din, partner. Kung kaya hindi rin natin masisisi yung mga fans kung tutol sila o nagagalit sila ngayon. Eh, gayon pa man, eh, intention na ng San Miguel na magpalakas nga dahil sinasabi nga nila, tumatanda na nga yung tumatanda na yung roster ng San Miguel, partner. At nagpapalakas talaga sila ngayon. Tama ka dyan, partner. Ang dami nga nagsasabi dyan na maglaan din daw ng maraming pera yung ibang teams para magkaroon sila ng ganitong klaseng trade. Dahil syempre, naiintindihan natin yung mga fans ng ibang teams talagang iisipin unfair yung trade na nangyari. Eh. Kahit sabihin mong maraming kapalit si Perez, eh hindi naman to equal doon sa kalibre ng laro na meron siya. Tama, partner? Agree ka ba doon? Partner, although agree ako dyan, partner, merong ibang nagsasabi na patas lang yung trade kasi ang kagandahan dito, partner, sa trade na to, kasama pa yung 2021 pick nga ng San Miguel. Eh, alam naman natin na yung 2021 rookie draft, puro talented yung mga papasok dito, partner. Aabangan natin yung draft na to kasi hindi magkukulang nga sa talent yung makukuha ng Terra Firma dito. Una, first overall pick, di ba? At saka yung 8th overall pick pa na, higit pa sa 20 pa yung hinahype nga natin na prospect ngayon, partner. Oo. Marami, kumbaga, kung titignan na natin, sabi nga ni Coach Leo Austria, di ba, win-win situation daw to para sa dalawang teams. Di ba, yun yung kanyang pahayag na ibinigay nga nitong nakaraang araw. Pero nabanggit nga ni Coach Leo na veterano na nga lang daw ang kulang. Eh talagang star-studded na yung ibinigay ng San Miguel sa Terra Firma. Pero hindi nangyari eh. Akala ko rin, itong mga parating na araw, eh may dadagdag pang pangalan dun sa mga magiging kapalit ni CJ Perez. Pero nag-seek na talaga sila doon sa tatlong SMB players at doon nga sa mga draft picks, no, partner? Malalaman natin, partner, kung win-win nga ba talaga yung trade pagpasok ng 2021 PBA season. Doon natin talaga malalaman kung mapapakinabangan talaga yung si CJ Perez sa San Miguel o mapapakinabangan yung mga dalawang draft picks sa Terra Firma, partner.